Itinakbo sa ospital ang mahigit 30 estudyante matapos makaranas ng mga sintomas ng food poisoning. Sa Mangaldan, Pangasinan, dumalo raw ang mga estudyante sa isang welcome dinner ng isang youth camp. May report si CJ Torida ng GMA Dagupan. Pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. Ilan lang ito sa mga naranasan ng mga estudyanteng sina Antonio Orlanda at Romer Magat. Kabilang sila sa 31 hinihinalang na food poison matapos kumain sa welcome dinner ng Archdiocesan Youth Day o AYD sa Mangaldan, Pangasinan. Tapos po namin kumain ng mga 2 hours po, nagano'n na po, sumakita po dyan namin. Tapos kinaumagahan po nung racing na po. Maliligo na po kami, sakto-sakto po na masamakit po yung tiyan namin. Hanggang sa sumasakit na, hanggang sa punta na yung ambulansya. Pero kumusta na yung pakiramdam mo ngayon? Okay na po. Ang isa pang estudyanteng si Aiko Galindez, kinailangang i-confine sa ospital dahil sa matinding dehydration. Kinaumagahan doon na po, 6 beses na po. Opo. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Medyo nahihilo pa po. Alas 8 kaninang umaga nang simulang dalhin sa pagamutan ang ilang kabataang dumalo sa welcome dinner. Base sa investigasyon ng Rural Health Unit, pansit, kare-kare, kaldereta at lechon ang kinain ng mga biktima. Parang mukhang yung kaldereta, sinasabi nung may dalawa na nagsabi ng parang iba yung lasa. Posible rin daw na naka-apekto ang kanilang inuming tubig. Tinututukan ngayon ng pamunuan ng AYD ang kalusugan ng mahigit 1,600 partisipante sa naturang youth camp. Continuous yung coordination natin sa urgent care clinic para makapag-attend dun sa mga delegates na masakit yung tiyan. Mula rito sa Dagupan City, CJ Torida, GMA News.